Good morning, Kuya Rice and Shine, mga kasambahay. Bibi Heart, alam mo ba kung ano ang pabansang isda ng Pilipinas? Siyempre, bangus. Tama. In English, milkfish. Pero alam mo ba kung bakit milkfish ang tawag ng bangus? Bakit? Dahil milky white ang kulay ng laman nito kapag luto na. Pag hindi pa luto? Milkfish pa rin. So yan yung lulutoy natin. You're right. Ang lulutoy natin ngayon ay pinaptukang bangus. Oh, mukhang masarap yan na. Siyempre. Tara, magluto na ta. Let's cook it right. Para sa ating mga ingredients, boneless bangus, tomatoes, onion, garlic, ginger, lemongrass, onion leaves, margarine or butter, salt, pepper, cooking oil, and banana leaf. I-grate ang garlic, ginger at lagyan ng salt and pepper. Pahira ng asin at pepper ang balat ng bangus. Ipahid sa loob ang grated garlic at ginger. Sunod na ilagay sa loob ang pinaghalong chopped tomatoes at chopped onion. Lagyan ng lemongrass, onion leaves at salt egg. Pero ang salt egg ay optional lamang. Talian ang bangus. Padaan ang banana leaf directly sa apoy. Spread ang margarine or butter sa banana leaves kung saan mo ilalagay ang bangus at ibalot ito ng dahan-dahan. At talian ulit. Magpainit ng mantika sa frying pan, takpan at lutuin ito ng 10 minutes in each side. So after ng 10 minutes, baliktarin lang ito at lutuin ulit ng 10 minutes. Pagluto na, hangoyin ito at hayaang mag-rest muna ng 10 minutes bago i-unwrap sa dahon. Ayan! Luto na yung ating pinaputukang bangus. Ayan, at mga kasambahay, ang bangus ay rich in omega-3 fatty acids at protein na nakatutulong proper functioning ng ating katawan. Tara, kain tayo! Huwag nating kakalimutan na bago kumain, manalangin.